i-focus lang ninyo kung ano yung goal ninyo dito. Yung goal ba ninyo is mag-heal kayo, makarecover kayo, gumaan yung inyong pakiramdam. So I see your monsters, I see your pain. Tell me your problems, I'll chase them away. I'll be your lighthouse. Hi guys, it's me, Joanne. Welcome to my channel. Ang ibabahagi ko sa inyo ngayon ay isang pagsasanay na mararamdaman mo muli na ang iyong katawan ay nag-iisang tahanan. Disclaimer lang po, hindi po ako psychiatrist, hindi po ako specialist. Isa rin po akong pasyente na naka-recover sa aking depression at sa aking disorder. And paalala rin po sa mga manonood na wag po ninyong gawin itong video ko na maging mag-self-diagnose kayo kasi nga parehas ang inyong nararamdaman or nakikita or yung binabahagi ko dito. First po, dapat pumunta po kayo kung nakakaranas kayo ng palpitation, nakakaranas kayo ng hilo, nakakaranas kayo ng pangangasim ng iyong stomach at nakakaranas kayo ng itong mga tawag nito yung mga nakakaranas kayo ng sakit sa buong katawan ninyo at namamanhid ang inyong batok at iba pa. Well, first pumunta kayo sa doktor, sa hospital, magpaano kayo, magpa lab test kayo, magpa ECG kayo, lahat ng mga examination dapat magpaano kayo, magpa konsulta kayo sa doktor. And then magkaroon ng resulta at sabihin ng doktor na wala kayong problema, healthy kayo, lahat ng X-ray, lahat ng ECG, lahat ng mga lab test na ginawa sa iyo is healthy ka. You have to be thankful na wala kang sakit na seryoso. And then kung nararanasan mo pa rin 'yan, yung hilo mo, yung yung pagpapalpitate mo, yung paninikip ng dibdib mo, yung pangangasim ng sikmura mo, yung pamamanhid ng ulo mo, and all of the symptoms or yung mga sensasyon na iyong nararanasan at yung mga negative thoughts, dapat pumunta kayo sa isang specialist sa psychiatrist kasi sila yung makakabigay sa iyo ng sagot sa mga katanungan ninyo at huwag ninyong hayaan na pumasok kayo sa disorder kasi kung nasa stress pa lang kayo, kung nasa stress kayo, kailangan yan magamot na hindi na ninyo hihintayin na makapasok kayo sa anxiety at sa anxiety disorder at makapasok kayo sa depression kasi mas mahirap yun. Alam ko po na mahirap, lalo na sa Pilipinas, mahirap na pumunta ng psychiatrist kasi naghihirap ka na nga, hirap ka na nga sa buhay, wala ka pang makain sa araw-araw, hirap ka pang makapaghanap ng trabaho, and of course, mahihirapan ka talagang pumunta ng psychiatrist. But this video, I hope na makatulong ito sa inyo. Like what I said, sana mayroong kayong katibayan na na-diagnose kayo na mayroong kayong anxiety attack or anxiety disorder. So, number one is, pakiramdaman mo ang bigat ng iyong katawan, mapaibabaw man o mapailalim. Meaning, kapag humiga kayo, tapos ipikit ninyo yung mga mata, at pakiramdaman mo yung bawat sensasyon na nararamdaman mo mula ulo hanggang sa paa mo. Kasi mararamdaman mo yan yung bigat, hindi lang sa ibabaw, pati sa ilalim. Lahat ng nararamdaman mo, kumbaga yung sense mo is active yan. Mararamdaman mo lahat yung mga galaw na sa kapaligiran mo, mararamdaman mo yan. So, meaning you have to allow that. You have to allow kasi walang mangyayari sa iyo. Nakahiga ka and you are healthy. That's the most important kasi sinabi nga ng doktor na healthy ka. So you have to just focus. Focus ka lang. And then number two, i-relax mo ang iyong balikat, mga balikat. I-relax mo siya habang nakahiga ka, habang nararamdaman mo itong bigat.
i-relax mo siya, i-relax mo yung balikat mo, huwag mo siyang lalabanan. Kasi pag linabanan mo yan, magkakaroon ka ng problema, magiging tense yan. Kumbaga titigas yan. So yun ang nagkakos ng stress sa ating katawan kasi syempre nilalabanan natin. And then number 3 is i-relax mo ang iyong panga. Syempre guys, kapag relax yung ating panga, relax ang ating balikat, relax yung ating buong katawan, syempre lahat ng yan dumadaloy at may mga nararamdaman ka sa parte ng katawan mo na may mabigat, may magaan, may nararamdaman ka na parang may tumutusok-tusok. Everything that is normal. It's everything that is normal. Huwag kayong, kumbaga, magpapanik. Just, i-focus lang ninyo kung ano yung goal ninyo dito. Yung goal ba ninyo is mag-heal kayo, makarecover kayo, gumaan yung inyong pakiramdam. So, yun ang pinaka-importante. At number four is ilagay mo ang iyong mga kamay sa ibabaw ng iyong sa iyong tiyan. Well, kapag relax ka, kapag nakahiga ka, relax yung balikat mo, relax yung panga mo, nakalagay yung kamay mo sa iyong tiyan, nakikita mo doon yung pagtaas-baba ng ano mo, ng kamay mo. Yun ang ano, kumbaga yung breathing na ginagawa mo. So, nare-relax ka. Tapos, doon yung isipan mo, yung utak mo nakatuon sa breathing na ginagawa mo. So, malaki talaga yung tulong na yun, yung kamay mo sa iyong tiyan. So, napapagaan ka, napaparelax ka lalo. And then, huminga ka ng malalim at ilabas ng dahan-dahan. Meaning, huminga ka ng malalim. Like, you have to hold that. And then ilabas mo ng dahan-dahan. Three times. Gawin mo yung 3 times, guys. Tapos yung kamay mo, nasa tummy mo, nasa tiyan mo. At yung ritmo ng ano ng kamay mo, paggalaw ng kamay mo sa tiyan mo, mararamdaman mo yan, guys. Kahit nakapikit ka, mararamdaman mo yan. And then, ito yung dapat ulit-ulitin mong sabihin. Para siyang mantra. 3 times, gawin mo siya. Nasabihin mo, alam ko na nasa ligtas akong lugar. Malusog ako. Itong aking mga nararamdaman ay temporary. Temporary lang at lilipas din ito. I am not in my thoughts. Hindi ikaw yung nasa isipan mo. Itong mga emotion, mga nararamdaman mong sensasyon at mga karanasan, i-allow mo lang yan because it will pass. If it's thoughts na pumapasok sa iyo, yung negative thoughts, yung mga negatibong kaisipan na pumapasok sa iyo, you have to allow that kasi thoughts, they come and go. Pumapasok yan at lumalabas din sa kalaun-launan. And then, yung mga nararamdaman mo, mga sensasyon, yung mga nararamdaman mong irritable, yung mga nararamdaman mong masakit mo na parang sumisikip, yung palpitation, yung paghinga mo, yung nahihilo ka, yung mga namamanhid sa batok, yung may mga nagkakaroon ka ng acid reflux, And then, you just have to allow that. Allowed mo lang yan kasi walang may mangyari-yari sa'yo. First, nakahiga ka, nakapikit ka, ma-relax yung balikat mo, naka-relax yung panga mo, nakalagay yung kamay mo sa iyong tiyan. And then, humihinga ka ng malalim tapos inilalabas mo ito ng dahan-dahan. And then, itong mga mantra, itong mga kasabihan, you have to say that. And I'm sure na magiging relax ka, lalo na pag stress ka, lalo na pag galing ka sa trabaho, lalo na pag super, kumbaga busy ka sa bahay, na yung busy ka sa mga anak mo, busy ka sa pamamahala ng mga cable, electricity, water, yung mga expenses, give your time at least 20 minutes
be alone to yourself, na mag-ano ka talaga, mag-self, kumbaga self-meditation ka sa iyong sarili. At sana makatulong ito sa iyo, sa mga taong manonood, sa mga makakapanood sa aking video, guys. I-allow lang ninyo talaga kung ano yung mga nangyayari sa inyong katawan. Kasi ang susi ng paggaling, ang susi ng recovery, ang susi ng healing is nanggagaling sa iyo. Hindi nanggagaling sa video kong ito, hindi nanggagaling sa akin sa pag-share ko sa inyo, or hindi sa psychiatrist, hindi sa mga doktor, kundi nasa sayo. Yung mga nakapaligid lang sa atin is instrumento lang yan na magagamit natin, but the rest is for ourselves. Kasi kapag nanonood ka sa video ko pero wala kang ginagawa, palagi ka na lang nagko-complain, bakit nahihilo pa rin ako hanggang ngayon? 3 years na akong ganito, bakit ganito palagi ang nangyayari sa akin? I will ask you, meron ka bang ginagawa? May ginagawa ka ba? Lumalabas ka ba? Nag-aano ka ba, na pumupunta ka ba sa labas mo, even just like yard? Just namnamin mo yung sinag ng araw, malaki yung tulong niyan. Walang bayad yan. At namnamin mo yung fresh air. You know, just try to go out step by step. Yung parang baby na kahit small step, kasi yung small step na yan, tungo yan sa ano, sa kumbaga sa tagumpay ng recovery mo. Ako kasi, honestly, hindi ko in-isolate yung aking sarili. Hindi ko pinakinggan yung mga intrusive thoughts ko, itong mga what if na magkaroon ako dito. Sabi ko sa sarili ko, okay, bring it on. Kung mangyari man, mangyari. And every time pag umaatake yung aking panic attack, I always call my husband. I always call him. Every time na naririnig ko yung boses niya, kumakalma ko. And I have pills, guys. Mayroon akong pills na pampakalma. But hindi ko siya iniinom, guys, kung hindi siya kinakailangan. Kung hindi ko kaya na i-grab down siya. But it helps to me, kahit hawak-hawakan ko lang siya, lumalakas yung aking loob. Yun ang pinaka-importante, na may nakakapagbigay sa'yo ng lakas ng loob. Na, okay, sige, go ahead. I will face it. I'm prepared, you know. So, that kind of motivation na ginagawa mo is, kumbaga, they try to stop you. Yung mga bagay na they try to stop you to do your daily life, you know. So, hindi ibig sabihin na sabihin mo sa sarili mo na, dito na lang ako sa bahay, dito na lang ako sa aking comfort zone, kasi ito yung mas alam ko na safe ako. Hindi ka safe, guys. Kahit saan ka magpunta, hindi ka safe. Pag time mo na talaga, di ba? But hindi yung comfort zone na ang makakapagbigay sa iyo ng true recovery or true healing mo. Kailangan mong lumabas sa comfort zone na 'yan, at kailangan mo siyang harapin, lalo na kung may mga anak kang nakadepende sa iyo, nakaano sa iyo, na kailangan mong pumunta sa mga party, sa mga graduation, sa mga patimpalak. Paano ka pupunta kung hindi ka man makalabas-labas ang bahay mo, you know? So try to go out, try to kumbaga dapat mong basagin yung glass wall na nakaano sa iyo, kumbaga nakaharang sa iyo, na ikaw mismo yung gumawa, di ba? So try to destroy that. And I hope na makatulong ito sa inyo. I hope na nakapagbigay ako ng lakas ng loob doon sa mga taong hanggang ngayon, mga 15 years na silang nagsasuffer, 8 years, 5 years na hindi pa nila mahanap yung kanilang recovery. Well, like what I said, nasa sa inyong mga kamay, at nasa sayo pa rin ang decision kung gusto mo lang mag-look-look dyan sa comfort zone mo, kasi akala mo na yan ang nakakapag-save sa'yo or nakakatulong sa'yo. But para sa akin, hindi yan yung
makakatulong sa iyo. You have to go out, you have to face that, at dapat sanayin. Practice talaga is a big key for everything. Yan ang pinaka susi na magsanay ka talaga. Sanayin mo yung sarili mo. Kumbaga yung mga sasabihin mo na ha, hindi yan sa dictionary ko. So you have to put that in your dictionary from now on, you know. Yun ang pinaka-importante. Anyway, guys, thank you so much and God bless us. I appreciate all your support from my video and sana makatulong ito. So, thank you so much.